Magandang araw sa inyong lahat. Ang tatalakayin natin ngayon ito ay tungkol sa mga listahan ng mga Japanese Imperial Army na kabilang sa ikalawang digmaang pangdaigdig. Una, General Tomoyuki Yamashita. Si General Tomoyuki Yamashita ay isang Japanese military officer na ipinanganak noong 8 ng Nobyembre 1885 sa Oshugi, Chiba Prefecture, Japan. Pumasok siya sa Imperial Japanese Army noong 1906 at tumaas sa mga ranggo upang maging isang mataas na pinalamutian na opisyal sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sa panahon ng digmaan, si Yamashita ay nagsilbi bilang commander ng 25th Army sa Pilipinas at responsable sa brutal na pagpatay sa libo-libong sibilyan at mga bilanggo ng digmaan noong labanan sa Maynila noong 1945. Ang mga kalupitan na ginawa sa ilalim ng kanyang pamumuno ay nakakuha sa kanya ng palayaw na The Tiger of Malaya. Pagkatapos ng pagsuko ng Japan, si Yamashita ay inaresto ng mga awtoridad ng Amerika at nilitis para sa mga krimen sa digmaan ng International Military Tribunal para sa malayong silangan. Sa kabila ng hindi direktang pananagutan sa mga kalupitan na ginawa sa Pilipinas, napatunayang nagkasala siya at hinatulan ng kamatayan. Ang pagbitay kay Yamashita ay kontrobersyal, at marami ang nagtalo na siya ay isang scapegoat para sa mga krimen sa digmaan na ginawa ng iba. Siya ay binitay noong 23 ng Pebrero 1946 sa Los Baños, Pilipinas. Ang pamana ni Yamashita ay masalimuot at kontrobersyal. Bagamat siya ay walang alinlangan na isang bihasang commander ng militar, ang kanyang mga aksyon sa panahon ng digmaan ay nagbigay ng anino sa kanyang mga tagumpay sa militar. Anuman ang kanyang personal na kasaysayan, ang kanyang paglilitis at pagpapatupad ay makabuluhan sa pagtatatag ng prinsipyo ng responsibilidad sa pag-uutos sa internasyonal na batas. Yamashita Gold ay isang terminong ginamit upang tukuyin ang sinasabing nakatagong kayamanan na ninakaw ng Japanese Imperial Army noong World War II at pagkatapos ay inilibing o itinago sa iba't ay panglokasyon sa Southeast Asia. Ang pangalan ay nagmula kay General Tomoyuki Yamashita na namamahala sa mga puwersang Hapones sa Pilipinas noong panahong iyon at kalaunan ay nilitis at pinatay dahil sa mga krimen sa digmaan. Ayon sa alamat, ang kayamanan ay sinasabing binubuo ng mga gintong bar, barya, at iba pang mahahalagang bagay na ninakaw mula sa mga bangko, templo, at iba pang institusyon sa buong Southeast Asia. Ang tinansyang halaga ng kayamanan ay mula sa ilang bilyong dolyar hanggang sa $200 billion. Bagamat maraming ulat at chismis tungkol sa ginto ng Yamashita sa mga nakaraang taon, walang tiyak na katibayan na ang kayamanan ay talagang umiiral. Maraming mga treasure hunters at adventurer ang nagtangkang hanapin ang kayamanan, kadalasan ay may kaunting tagumpay. May mga nawalan pa ng buhay sa paghahangad ng napapabalitang kayamanan. Sa kabila ng kakulangan ng konkretong ebidensya, ang alamat ng gintong Yamashita ay patuloy na nakakakuha ng mga imahinasyon ng maraming tao, kapwa sa Timog Silangang Asya at sa buong mundo. Ikalawang digmaang pandaigdig, pinamunuan ni General Tomoyuki Yamashita ang 14th Area Army ng Imperial Japanese Army sa Pilipinas. Nasamsam ng mga tropa ni Yamashita ang malaking halaga ng ginto at iba pang mahahalagang bagay mula sa mga lokal na bangko, negosyo, at mga mamamayan sa panahon ng kanilang pananakop sa Pilipinas. Ang gintong hoard na ito ay naging kilala bilang Yamashita Treasure, at ito ay nabalitaan na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Pagkatapos ng digmaan, maraming tao ang naniniwala na itinago ni Yamashita ang kayamanan upang hindi ito mahulog sa mga kamay ng kaaway, at nanatili itong nakatago sa isang lugar sa Pilipinas.
Noong 1971, isang Filipino treasure hunter na nagngangalang Rogelio Rojas ang nagsabing natagpuan niya ang isang bahagi ng Yamashita treasure habang naghuhukay sa isang kuweba sa isla ng Luzon. Natuklasan niya ang isang gintong estatwa ng Buddha at iba pang mahalagang bagay, ngunit kinuha ng gobyerno ng Pilipinas ang kayamanan at kalaunan ay inaresto at ikinulong si Rojas. Ang kontrobersya na nakapalibot sa Yamashita treasure ay nagpatuloy sa loob ng ilang dekada. Maraming treasure hunters ang naghanap ng ginto, at ang ilan ay nagsabing natagpuan nila ito. Gayunpaman, walang sino man ang nakapagpapatunay na may konklusibong pagkakaroon o lokasyon ng buong treasure hoard. Kapansin-pansin na habang si General Yamashita ang commander ng sumasakop na puwersang Hapones sa Pilipinas, walang tiyak na katibayan na siya mismo ang nagnakaw o nagtago ng ginto. Ang isyu ay nananatiling paksa ng debate at haka-haka hanggang ngayon.